Hello kids! Magandang araw! Narito na naman tayo para sa panibagong leksyon na ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ako ang Lulu Piloy na magbibigay sa inyo ng mga panibago at nakaka-excite na aralin ngayong araw na ito. Pero bago natin sisimulan ang ating leksyon, nakapag-subscribe na ba kayo? Na-click niyo na ba ang bell button para palagi kayong ma-notify sa mga bago kong aralin at mga video? Handa na ba kayo, kids? Kung ganon, ihanda ninyo ang inyong mga ballpen at papel para sa ganon, may matutunan kayo sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol sa wastong gamit ng pahiran, pahirin. Uulitin ko, ang tatalakayin natin ngayong hapon, ngayong araw na ito ay pahiran, pahirin. Ano-ano ang kanilang mga wastong gamit? Ang kahulugan ng salita ay nagbabago-bago kapag ang panlaping ating ikinakabit ay naiiba o naiba. Halimbawa, pahiran mo ng uling ang iyong mukha. Ibig sabihin nun, lagyan ng uling ang mukha. Uulitin ko, kapag ginamit natin ang salitang pahiran, pahiran mo ng uling ang iyong mukha. Ang ibig sabihin nun, lagyan mo ng uling ang iyong mukha. Pag sinabi namang pahirin, pahirin mo ang uling sa iyong mukha. Ibig sabihin nito, linisin ang dumi sa mukha. Uulitin ko, pag ginamit natin ang salitang pahirin, pahirin mo ang uling sa iyong mukha. Ang ibig sabihin nito ay linisin ang dumi sa mukha. Sa makatuwid, malaki ang pagkakaiba ng gamit ng hulaping in at hulaping an. Ang pahirin ay kadalasang sinusundan ng ang. Ito ang inyong tatandaan. Kapag gamitin ninyo ang salitang pahirin, ay kadalasan sinusundan ito kaagad ng ang. Halimbawa, pahirin ang luha. Ang pangalawa, pahirin ang make-up. Pangatlo, pahirin ang alikabok. Pang-apat, pahirin ang dumi. Ibig sabihin nun, linisin ang dumi sa mukha. Ngayon naman, pupunta tayo kung ano ang gamit ng pahiran. Ang pahiran naman ay kadalasang sinusundan ng. Uulitin ko, kapag ginamit natin ang salitang pahiran, kadalasang sinusundan ito ng. Halimbawa, pahiran ng lipstick. Pangalawa, pahiran ng floor wax. Pangatlo, pahiran ng pintura. Pang-apat, pahiran ng langis. Ibig sabihin ito ay lagyan ng langis. Lagyan ng pintura. Lagyan ng floor wax. Lagyan ng lipstick. Naintindihan mo ba, kids? Magaling kung ganon. Ngayon naman, ano ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Ano ang pagkakaiba ng pahirin at pahiran? Uulitin ko, ang pahirin ay kadalasan sinusundan ng ang. Ang pahirin naman ay kadalasang sinusundan ng nang. Yan ang pagkakaiba ng gamit ng pahirin at pahiran. Naintindihan niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon naman, para subukan natin o subukin natin ang gawain kung mayroon ba kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito.
kumuha kayo ng ballpen at papel at sagutin ang mga sumusunod na mga pangungusap. Sabihin o hanapin kung ano ang gamit ng salita, pahirin ba o pahiran ang gamit sa pangungusap. Ilagay lang ang sagot sa inyong papel. Are you ready, kids? Kung ready na, ito ang ating gawain, ang panuto. Tukuyin kung pahirin o pahiran ba ang tamang gamit sa pangungusap. Uulitin ko, tukuyin kung pahirin o pahiran ba ang tamang gamit na salita sa pangungusap. Hello kids! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta? Narito na naman tayo para sa panibagong leksyon na ating tatalakayin. Ako ay si Lubiloy na magbibigay sa inyo ng pinakabago at nakaka-insight na araling ngayong araw na ito. Pero bago natin sisimulan ang ating leksyon, nakapag-subscribe ka na ba? Na-click mo na ba ang bell button para palagi kayong ma-notify sa mga bagong aralin at mga video? Handa na ba kayo, kids? Kung ganon, ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen at syempre ang papel para sa ganon ay mayroon kayong matutunan sa ating aralin ngayong araw na ito. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa wastong gamit ng subukan at subuki. Ang kahulugan ng salita ay nagbabago kapag panlaping ating ikinakamit ay naiba. Okay, ano ang subukan? Ano ang gamit ng subukan? Ang halimbawa muna tayo, ha. Subukan mo kung ano ang ginagawa ng iyong kapatid. Ngayon, kaya ang kahulugan ng subukan? Kung kailan ginagamit ang subukan? So, makinig mabuti mga kids, ha? Kung kailan ginagamit ang subukan? Sa subukin naman, ang halimbawa nito ay subukin mo kung kasya sa iyo ang sapatos. Ano kaya ang kaibahan ng subukan at subukin? Malaki ang pagkakaiba ng gamit ng hulaping in at hulaping an. Kailan ginagamit ang subukan ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng taong gustong subaybayan. Uulitin ko, ang subukan ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng taong gustong subaybayan. Halimbawa, subukan ang kuya. Pangalawa, subukan si Nelly. Sa subukin naman, kailan ginagamit ang subukin ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng mga bagay. Uulitin ko yan, ha.
Subukin ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng mga bagay. Ano-ano ang mga halimbawa tulad ng una, subukin ang gamot. Pangalawa, subukin ang sasakyan. Ano-ano ang pagkakaiba ng subukan at subukin? Ang pagkakaiba ng subukan at subukin, ang subukan ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng taong gustong subaybayan. Ang subukin naman ay kadalasang sinusundan ng pangalan ng mga bagay. Magaling kids! Ngayon, ihanda ang inyong mga ballpen at papel para sa inyong mga gawain. Ito ang inyong gawain. Tukuyin ang subukan o subukin ang sa tamang gamit ng pangungusap. Tapos na ba kayo, kids? Kung tapos na, congratulations! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po, ito ang inyong Lobby Loy nang sasabing, kaalaman at karunungan, pagyamanin. Magandang araw sa inyong lahat, kids! God bless! Bye-bye! Hello kids! Magandang araw! Narito naman tayo para sa panibagong leksyon na ating tatalakayin. Ako ay si Lola Biloy na magbibigay sa inyo ng mga panibago at nakaka-excite na aralin ngayong araw na ito. Pero bago natin sisimulan ang ating leksyon, nakapag-subscribe ka na ba? Na-click mo na ba ang bell button para palagi kayong ma-notify sa mga bago kong aralin at mga video? Handa na ba kayo, kids? Kung ganon, ihanda na rin ninyo ang mga ballpen at papel para sa ganon may matutunan kayo. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa wastong gamit ng walisan, walisin. Kailan ginagamit ang walisan, kailan din ginagamit ang walisin. Halimbawa, walisan mo ang sahig. Walisin mo ang kalat sa sahig. Kailan ginagamit ang walisan? Ang walisan ginagamit kapag sinusundan ng pangalan ng lugar na lilinisan. Uulitin ko, ang walisan ay sinusundan ng pangalan ng lugar na lilinisan. Halimbawa, walisan ang bakuran. Pangalawa, walisan ang salas. Pangatlo, walisan ang kwarto. Yun ang gamit ng salitang walisan. Punta naman tayo sa gamit ng kung kailan ginagamit ang walisin. Ang walisin ay sinusundan ng pangalan ng bagay na ipinapaalis. Tulad ng halimbawa, walisin ang kalat. Pangalawa, walisin ang mga tuyong dahong laglag. Pangatlo, walisin ang papel. Pangapat, walisin ang dumi. Uulitin ko, kailan ginagamit ang walisin ay sinusundan ng pangalan ng bagay na ipinapaalis. Halimbawa, walisin ang kalat. Walisin ang mga tuyong daong laglag. Walisin ang papel. Walisin ang dumi. Ngayon, ano ang pagkakaiba o ano-ano ang pagkakaiba ng walisan at walisin? Ang walisan
ay sinusundan ng pangalan ng lugar na lilinisan. Uulitin ko, ang walisan ay sinusundan ng pangalan ng lugar na lilinisan. Ang mga halimbawa nito ay walisan ang bakuran, walisan ang salas. Samantala, ang walisin naman ay sinusundan ng pangalan ng bagay na ipinapaalis. Halimbawa, walisin ang kalat, walisin ang mga tuyong dahong laglag. Yan ang gamit ng walisan at walisin. Ngayon naman, para malaman ko kung mayroon kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw na ito tungkol sa gamit ng wastong gamit ng walisan at walisin, ngayon ihanda ninyo ang inyong ballpen at papel. At sagutin ang mga sumusunod na pangungusap. Ang panuto, tukuyin kung anong ang saktong gamit ng walisan, walisin sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Uulitin ko, kumuha kayo ng papel at saka ballpen at sagutin. Tukuyin kung ano ang tamang o wastong gamit. Walisan ba o walisin ang gamit sa pangungusap? Are you ready, kids? Kung ready na, sagutan na! Hintayin ko kayo ha, mga 5 minutes. Okay, go!